Hello mga bossing, welcome back to my channel. Ngayong araw po mga bossing ko ng Biyernes ay mainam na unang-unang na araw ng Biyernes ay wag na pong hindi po kayo gagawa ng mga pampaswerte. Wag niyo pong, kumbagay wag niyo pababayaan, wag niyo pong kumbagay babaliwalain kasi alam niyo po ba, nagtatampo po yan. Maaaring pa-enter na sa inyo ang swerte, yan po ay lumayo pa. Or kaya nasa inyo na ang swerte dahil abala nga po kayo, kagaya na nangyari nga po sa akin dati, ay lumayo pa po ito. Kaya kailangan para hindi magtampo ang swerte, i-maintain po natin to, lalo-lalo na ngayong araw nga po ng kauna-unahan ng Biyernes. Kaya kung kayo po ay naniniwala sa mga gato, mga pamamaraan at gusto niyo maging masagana inyo pong pamumuhay ng buong buwan, subukan niyo po itong gawin. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ng mga iba't ibang mga pamamaraan para po tayo swertihin sa ating pong buhay. Kagaya po nitong aking i-share na ito sa inyo po mga bossing ko. Kailangan lamang po natin ang buto po ng sunflower. Ngayon po, marami naman po nabibilan ng ganito mga bossing, ng mga buto. Pwede po sa mga palengke po ninyo at murang halaga lamang. Pwede rin po doon sa mga natitinda ng mga patukan ng manok. Mura lamang po ito. May 20, may 50 at may 10 piso. Sabihin nyo, pabili ng 10 at may paggagamitan lang kayo. Ngayon po mga bossing, pwede rin po kayong umorder sa Nanay's Best. Ito po ay sunflower na Nanay's Best. Kung kayo po ay ayaw nang lumabas ng inyong tahanan, kayo po mga bossing ko ay search lamang po sa Lazada or kaya po ay sa Shopee, Nanay's Best po. Ngayon po mga bossing, 25 ng sunflower, buto ng sunflower, hugasan nyo lamang po ito sa gripo. Huwag nyo na itong pakuluan, pero kung gusto nyo, pakuluan nyo po siya para kulo-kulo po siya. Yung bati po na, yung katas po na ating sunflower ay makuha ng husto. Ngayon po, ang pagpapakulo po muna, unahin muna natin pagpapakulo, baka gusto ng bossing ko magpakulo. Ang gawin nyo lamang po mga bossing, kumuha kayo ng isang stainless na kaldero. Pagkatapos, buksan po ang inyo pong gripo, kalahati lamang po ng inyong kaldero. Tapos buksan po ang inyo pong kala na pinakamahina lang po ang sinde. Huwag niyo po itong tatakluban. At pagkatapos ito mga bossing, kapag po yan inapansin nyo na may mga bubbles na ang gilid, na parang mainit na ang tubig, saka nyo po ilagay ang 25 na piraso ng butil ng ating sunflower. Pagkatapos, unang kulo lamang, okay na po yan. Dalhin nyo na po yan sa inyo pong CR. Pagkatapos mga bossing, lagyan nyo na ng konting asin kasi papaligo po natin ito mga bossing. Pero syempre, hindi po yan puro. Halimbawa, maligo ka muna ng husto. Pagkatapos ito mga bossing, kapag naligo na kayo ng husto at kayo po'y pinali na, ibusyo po ito sa timba. Tapos buksan nyo po inyo pong gripo. Tandisin ang inyo pong mga kamay kung kaya na ng inyo pong balat yung init. Kapag po kaya na, asya, i-off nyo na po ang gripo at tanggalin ang 25 na butil ng ating pong sunflower. At pagkatapos, pwede nyo po itong gamitin ng hanggang tatlong pagpapaligo. Pero kung halimbawa mga bossing na hindi ka na magpapakulo, pwede naman po yan. Lagay nyo lamang ito sa timba. Kumbaga, yun na yung una nyong pambuhos hanggang sa huli. Ito na po yung may sunflower po siya. Ibabad nyo lamang po siya ng 5 minuto sa sinag po ng araw. At manalain ka ng temtim na sa pamamagitan nito ay dadaloy ang walang humpay na swerte po sa inyo. Alam niyo po ba mga bossing ko, ang sunflower, ito po ay for happiness, ito po ay for love, success, prosperity, abundance, at ito po ay mabisang protection. Lalo-lalo na kung ikaw ay maraming problema pinagdadaanan, kayo po ay susolusyonan po nito at kung ano man ang mga kamalasan na maaaring mapapasa inyo, ay hindi po yan mapapasa inyo dahil meron nga po kayong mabisang protection. Kaya kung kayo po ay naniniwala sa mga gato mga pamamaraan, asya mga bossing ko, lumarga po kayo, subukan nyo po itong gawin, proven po ito na napakaswerte basta positive ka lamang. Kung marami po kayong mga pagsubok na pinagdadaanan sa kasalukuyan, ipagdasal niyo po yan mga bossing ko sa mahal na Panginoon. Dahil yan po ang numero unong makakatulong po sa atin. Bibigyan tayo ng gabay po niyan. Pagkatapos mga bossing, yung mga pagtapos niyo pong magdasal, dyan niyo ibuga lahat yung mga nasa kalooban po ninyo, yung mga kadaing-daing na problema, dyan niyo po sa mahal na Panginoon, lahat ibuga po yan. Pagkatapos po niya mga bossing, ay instead na tayo po ay dumaing pa, sabihin po natin yung mga magaganda. Sabihin niyo, matatapos na lahat ang mga problema niyo, lahat ang mga pangarap niyo matutupad, huling paghihirap niyo na po yan, yung problema niyo huling tutuldukan niyo na ngayong araw na ito, yung mga ganun. Yung mga magaganda ang lagi natin sasabihin. At yung mga pangit naman, yung mga nagaganap sa atin, ipagdasal
nyo lang sa mahal na Panginoon. Tapos pagtapos na kayo magdasal, yung mga magaganda na ating po sasabihin, kalimutan na po natin ang mga pangit na salitain. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga ganito mga pamamaraan at nagnanais ng mabagong takbo ng pamumuhay, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Ito po isa sa mga proven na napakaswerte. Yun lang po guys, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing, good luck po sa inyo lahat. Salamat po.